sinining sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang puri. Buksan ang kandina ng buhay, ang niwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magninimin. Sa harap ng altar, kami lumalapit, maawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pangangaral ni San Francisco Javier, ikaw ay maraming kinamit sa mga tao para maging iyo. Ipagkaloob mong maging gayong kasigasig ang kalooban ng mga nananalig at magalak ang sambayan ng banal sa pagkakamit ng maraming mga kaanib sa lahat ng panig ng daigdig. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Jesse ay lilitaw ang isang hari tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang espiritu ng puon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa puon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya'y parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya'y kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro.
Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok, sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jesse, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya at magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran sa taglay mong katarungan, o Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay wag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Panginoon ay darating, bigyan niya ng paningin mga bulag na gagaling. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding yon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas
ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloob ay tulad ng sa bata. O Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo, ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay, walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at iyong marapating pagpapahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo, sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinanga din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Papaano po gumalaw ang Panginoon sa buhay natin? Kung ating babalikan yung ating mga pagbasa, sinasabi na ang paggalaw ng Panginoon, ang ini-involve niya sa kanyang mga trabaho ay yung mga humble o mga maliliit, mga mahihina. No? Sa unang pagbasa, mula sa binhi ni Jesse, ni Jesse, no? Doon magmumula ang isang hari na pagkakalooban. Doon lulukob yung Espiritu ng Diyos. Sa ating mabuting balita ngayon, narinig natin na itinago yung kaalaman ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos mula sa mga makapangyarihan, no? Mas pinili yung mga may asal bata. Dahil nakikita ng Diyos na wala na siya magagawa kung ikaw ay isang mayabang o hambog na tao. Pero kung ikaw ay humble at lumalapit sa Kanya, mas may magagawa siya. Mas mananahan ang Diyos sa atin. Gayun na lang yung ating ipinagdiriwa ngayon na santo, si San Francisco Javier, siya'y nanirahan noong 16th century. Kasama siya sa mga unang nagtatag ng Society of Jesus o mas kilala bilang mga Jesuita. Kasama niya si San Ignacio de Loyola, yung founder nila. Magkakasama sila noon na nag-aaral sa Paris, pero ang nasyonalidad ni San Francisco Javier ay isang Kastila. Nung nag-aral siya sa Paris, sa Europa, doon niya nakilala si San Ignacio at hangarin nilang maipabago at maipamalas yung turo ng Diyos. Dahil maraming hari at propeta ang gustong marinig pero hindi narinig. Kanino ibinigay ng Diyos sa kanyang mga alagad na mangingisda? Karamihan pwede natin sabihin hindi pa nakapag-aral, hindi mga pantas, hindi mga doktor, hindi mga eksperto. Pero dito niya ihinabilin yung kanyang utos, yung kanyang misyon sa mga apostoles na nagpasalin-salin sa mga iba't ibang tao hanggang sa 16th century kila San Ignacio at San Francisco de Javier. Hanggang sa panahon natin ngayon na isasalin yung turo ng ating Poong Jesus Nazareno. Kailangan nating maging humble dahil kailangan receptive tayo sa turo niya. Kailangan matutunan nating makinig. Kaya nga, sandali lang yung buhay ni San Francisco. Namatay siya 46 years old lang. Pero namatay siya hindi sa Europa. Namatay siya sa Asia, sa China. Pero yung misyon niya, pinadala siya mula Europa hanggang Asia. Nanirahan siya sa Goa, India. Doon siya nagtagal. Tapos nakarating din siya sa Japan. Tapos yung huling misyon niya, nakarating lang siya ng China, pero inabutan siya doon.
doon siya namatay. So, yung katawan po niya, ang tawag po, incorruptible. No? So, ang normal po na proseso ng ating mga katawan, pag tayo po'y namatay, maagnas tayo, mabubulok tayo, magiging buto na lang tayo. Pero kay San Francisco Javier, nakita na hindi siya naging buto. Hanggang ngayon, meron pa rin siyang laman. Yung katawan niya, na andoon sa India, ibinalik sa India, dahil marami siyang napabago. Subalit yung kamay niya, yung kanang kamay niya, kinuha at nilagay sa Roma, sa Church ng Jesus, kung saan yung Mother Church ng Society of Jesus, ng Jesuits. Doon sa simbahang yon, sa gawing kanan ng simbahan na yon, mayroong altar na para kay San Francisco Javier. At doon makikita yung kanyang kanang kamay na meron pang laman, hindi pa buto. Ipinapakita yung kapangyarihan ng Diyos na ang normal na proseso ay magiging buto rin tayo. Pero doon, kita pa yung laman ng kanyang kamay. Ipinaihiwatig na dahil sa kamay na ito, daang-daang libong tao ang nabinyagan, daang-daang libong tao ang nabasbasan, daang-daang libo ang napatawad at naibalik sa Diyos. Nagmula sa maliit kay San Francisco Javier, nagpagamit siya sa Diyos. Ngayon, tinuturing siyang patron ng mga misyonero. Pero hindi yun yung una niyang hangad. Ang una niyang hangad, sumunod lang sa Panginoong Jesus Nazareno. Hayaan natin gumalaw ang Diyos sa buhay natin at makikita natin gagawa at gagawa ng kababalaghan, gagawa at gagawa ng magandang bagay ang Diyos sa buhay natin. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal kong mga kapatid, inihahayag ng Ama ang mga hiwaga ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa ating Diyos na nagpapahayag ng pag-ibig sa mga maliliit at mahihina. Ilapit natin ang may pagtitiwala sa mapagmahal at pagkalinga ng ating Ama sa langit ang lahat ng ating mga pangangailangan. At ang ating sasabihin, Ama ng mga dukha, tinggin mo kami. Ama ng mga dukha, tinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa simbahan bilang mga obispo, pari at laikong tagapaglingkod, naway magpahayag ng kagandahang loob at pag-ibig sa Diyos, lalo na sa mga dukha. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, tinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway higit na pagtuunan ng pansin, ang mga pangangailangan ng mga pinakaabang mamamayan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, tinggin mo kami. Ang mga bata naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, tinggin mo kami. Ang mga may sakit naway makatagpo ng ginhawa at kagalingan sa pag-aaruga at pag-aalala ng mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, tinggin mo kami. Ang mga namayapa na ay makaranas nawa ng walang katapusang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, tinggin mo kami. Panandalian tayong manahimik upang ipagdasal ang ating mga personal na kahilingan.
Ama naming nasa langit, ipinangako ng iyong anak na pagiginhawain kami kapag nahihirapan kami sa aming pasanin. Loobin mong lagi kaming makasunod sa kanyang pag-akay at palakasin kami upang maging mga kasangkapan ng kanyang kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Diyos, Ama, aming handog ngayon ang anak at tinapay dala sa altar mo. Pati puso namin isip tinataas sa'yo habang naghihintay kami kay Kristong darating. Tumayo po tayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan na niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain. Ngayong ginugunita si San Francisco Javier, tulad ng paglalakbay niya sa mga malalayong bansa dahil sa kanyang masidhing hangad na sagipin ang kapwa, kami ay gawin mong maliksing makadulog sa iyo kaysa ng kapwa-tao sanhi ng pagsaksi namin sa mabuting balitang galing sa iyo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Francisco Javier ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Yesu Kristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa simbahan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin,
Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagal at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ni ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Francisco Javier at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Idasal natin ang itinuro sa atin ng Poong Jesus Nazareno. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo." Tunghayan mo ang aming pananampalataya
at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng paryo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng paryo o lay minister. Sumunod po tayo. Announcement. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating Paris-wide Advent Recollection mamaya, December 3, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may timang mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog.
sa mga umaasa kay Jesus. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay walang iba kundi si Reverend Father Joseph Don Saldivar, formator San Carlos Seminary, Makati City. Makiisa po tayo. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass in Service sa darating na December 5, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 piso. Mga kadiboto, mabibili pa rin po ang ating parish, sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion at Nazareno novena booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng pag-ibig na maalab, gaya ng maningas na loobin ni San Francisco Javier, para ang kapwa ay maligtas, upang sa pagtugon namin sa iyong pagtawag, makamtan namin kaysa niya ang pangakong gantimpala para sa mga kabutihang ginaganap sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko para sa pagbabasbas, mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasama ka namin, inipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus
Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, inyong walhati ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, inulwalhati ka namin.